Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning devotion. Kunin natin buksan ang ating mga Bible sa Luke chapter 11 verses 11 through 13. The Bible says, "If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If he then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father or Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?" Prayers that God will never answer. So siguro ay makikita po natin na madalas ay mapapakinggan natin ang pangangaral patungkol sa pagsagot ng Panginoon sa panalangin, at makikita din natin dyan na tinuro ng Panginoon na talagang siya ay dumirinig sa ating panalangin. Subalit, mga minamahal, nais kong makita po natin dito sa ating text na binasa sa verse 11 through 13 ang mga bagay na hindi pinapakinggan ng Panginoon. So number one, God will never give to you in answer to your prayers anything that is worthless. If a man shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Mula po sa pananaw ng Panginoon hanggang sa kanyang layunin para sa iyo, alam mo, hindi ibibigay ng Panginoon ang sa tingin niyang walang kabuluhan. So, ipinakita dito, mga minamahal, na walang halaga ang isang bato kapag kailangan ng isang anak ang pagkain. So, kahit sa tingin ng tao ang bato ay mapapakinabangan, pero ipinakita dito ng Panginoon na ang mas mahalaga ay ang tinapay. At ganun din sa ating mga buhay. Marahil para sa atin ay ang isang bagay na hinihingi mo sa tingin mo ay mahalaga, subalit mas higit na ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang mas kailangan mo sa buhay. Kaya kung ang hinihingi mo sa tingin mo ay may halaga yon, subalit sa tingin ng Panginoon ay hindi yon ang napapanahon para sa iyo. Walang halaga yon sa kanya, walang kwenta yon sa kanya. Ay mas marapati ng Panginoon na hindi niya ibibigay yon para sa kanyang anak. So again, number one, prayers that God will never answer, worthless. God will never give to you in answer to your prayers anything that is worthless. And then number two and last, God will never give you in answer to your prayers anything that is dangerous. That is dangerous. Second part ng verse number 11, ang sabi po doon, will he, or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? And then in verse 12, or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? So, dangerous. Yan po yung pangalawa na hindi po ibibigay kailanman ng Panginoon. Para po sa Panginoon, from his point of view to his purpose for you, ay hindi niya po kailanman ibibigay ang anumang bagay na maaaring magpahamak sa iyo. So, ang serpent, no, ang serpent at ang scorpion ay pareho po silang positibong mapanganib. At ipinakita po ng Panginoon dyan na kung saan ay kung papaanong ang earthly father ay hindi ibinibigay yon sa kanyang anak kung ang kanyang anak ay mayroong hinihingi, ay hindi nagbibigay ang kanyang earthly father ng anumang bagay na maaaring ikapahamak, ay higit sa lahat ang ating Panginoon. Kaya, sa madaling sabi, marami tayong mga reklamo minsan sa Panginoon sa mga bagay na gusto nating mangyari, pero pansinin natin, bakit kaya hindi ibinigay ito ng Panginoon sa atin? Baka una, ito ay walang kwenta sa paningin ng Panginoon. Baka gusto ng Diyos na unahin mo muna siya. Baka gusto ng Panginoon na i-mold muna yung iyong character bago yung material things.
Or baka yung hinihingi mo ay maaring magpalayo sa iyo sa kalooban ng Panginoon. Maaring ikaw ay mapahamak dyan sa pinipilit mong gustong mangyari. So, tandaan natin ang ating Diyos ay higit na nakakaalam sa lahat, kaya tiyak na ibibigay niya sa atin ang bagay na para sa ating ikakabuti. Kaya ang tanong, how do I know that God is going to answer my prayer? Pansinin natin sa verse 13, ang sabi diyan, if ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? So, sa mga earthly father na tinatawag ng Panginoon na evil, na ibig sabihin nagkakamali tayo, hindi perfect, ay ibinibigay at pinoprovide ang pangailangan ng anak. Ang balik tayo sa tanong, how do I know that my God is going to answer my prayer? Maliwanag po na ipinakita dyan sa verse 13, no po, I know God will answer my prayers because, number one, God is good. Ang ating Diyos ay mabuti, kaya ibibigay niya talaga ang kailangan natin. No po? Na kung alam ng Diyos na yan ay hindi magpapahamak sa atin, alam ng Diyos na yan ay mahalaga, then hindi yan ipagkakait ng Panginoon. Because God is good, and then number two, God is wise. Mas alam niya kung anong ikakabuti para sa atin, and then God is able. Kung paano ang earthly father ay desire niyang i-provide ang need ng kanyang mga anak, subalit minsan sasabihin na pasensya na anak dahil walang-wala tayo, pero ang ating heavenly father, siya po ay mayroong kakayanan na ibigay ang lahat ng ating kailangan kung yun ay napapaloob sa kanyang kalooban at sa kanyang plano. Kaya mangyari po na i-develop po natin ang ating intimate relationship with our heavenly father at tiyak na tayo'y kanyang pagpapalain at ipagkakaloob ang ating pangangailangan sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Ama sapagkat ikaw po ang aming Ama na maaari naming lapitan at kaibigang tapat at tunay na nariyan at handang pakinggan kami sa aming mga pangangailangan. Purihin ka po Panginoon, tulungan mo kaming patuloy na magpasakop sa iyong kalooban at leadership sa aming mga buhay, na kung ano po yung mga bagay na makabuluhan, mahalaga, at mga bagay na kung saan ay hindi po kami mapahamak, kundi ay kami ay mapabuti, yun po ang patuloy mong ginagawa at yun po nawa ang patuloy namin isang isaalang-alang sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa umagang ito. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.